Mga nakakatakot dito sa lugar. So ayan ano, so itong mga bunga ng ganda dito sa lugar namin. Kaya naman hello sa inyo, ako nga pala si Christian Villanueva at ipapasyal ko kayo dito sa lugar namin. Kaya naman samahan nyo ako. So ngayon nga ay naglalakad-lakad ako dito sa may parte dito sa may sa amin. At ayan, kung mapapansin nyo, meron kami dyan sampayan. Yan yung sinasampayan namin ng mga damit namin, mga short namin, yung mga nilaba namin, dyan namin nilalagay. So yan, so kung mapapansin nyo, ang dami din dito mga puno, kaya naman fresco dito sa amin. So ayan, andito naman ako ngayon sa parte ng maraming puno dito sa amin. Kaya yan, ang tataas na dito ng mga nyog, tsaka ayan. So bali hindi kami dito, bali hindi kami ang may-ari ng lupang ito. Nakikitira lang kami dito, pinapatira kami dito. At saka ayan, marami dito mga puno ng kalamansi dito sa lugar na to. Kasi hindi nga lang ito sa amin, kasi nga mayroong may-ari nito. Kumbaga, caretaker lang kami dito sa lugar na to. And then ipapasyal ko kayo dito sa taniman ng palay. At dahil nga din taniman na ngayon ng palay, dahil natapos na silang mag-ani ng palay, kaya naman ayun, tinataniman agad nila yung bukirin nila, kasi nga sayang yung oras at panahon na pwede magtanim, wala pang masyadong kalamidad na dumadating. Kaya naman, yun, nagsisimula na silang magtanim ng palay. At kung mapapansin nyo pa nga din dito sa isang palayan pa na ito na isang sagip ay ayun, bagong ani pa lang din siya, and then yun, malapit na pit na din yung taniman ng palay na bagong tanim. Then ayan, napakaganda dito, lalo na kapag naka-iPhone na tayo, napakaganda. Ipapasyal ko yung mga mata nyo dito sa lugar namin. Kaya naman mag-iipon ako ng pambili kong iPhone, iPhone XR or iPhone 11. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just... So ngayon naman nga ho ay ipapasyal ko kayo dito sa parte ng merong puno ng nyog na napakaganda. Bali, dalawa silang magkapares, pero ayun, so ang ganda niya, ang ganda niyang lagyan ng ano, ng duyan. So magsiguro mag-o-order ako sa Shopee ng ano, duyan. Kasi ang ganda dito ng lagyan ng duyan. So, ang ganda niyang lagyan ng duyan. Dito tas dito tayo magtatambay-tambay pag hapon, and then pag umaga, 'di ba? Napakaganda ng ganun. So dito na nga pala tayo ngayon dito sa lugar na marami ditong tanim na paho, or yung puno ng paho, or yung parang mangga siya. Pero dito sa lugar namin, ang tawag namin ay paho. Ayan. Marami ditong puno ng paho, malalaki na, tsaka matataas na. Malalaki na, kaya yun. And then, tigbungahan ngayon ng paho. Kung mapapansin ninyo, ano na, mga maliliit pa siya, pero siguro mga tatlong buwan pa, mga hinog na yan, tsaka mga hubal. Ayan yung bunga ng paho. Yan, may maliliit pa. Kasi nga, hindi pa naman ngayon ano, ng paho. Pero season na ngayon ng paho. So ayan, ano, napakaganda dito sa lugar namin. Kaya naman, siguro kung papangarapin ko na magkaroon ng sariling lupa, siguro ito na yung lugar na yun. Kasi dito na ako lumaki. So, ako nga pala ay 17 years old na, dito ako nakatira simula bata pa lang ako. So hanggang sa ngayon, nag 17 years old ako, dito pa rin ako nakatira. Sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dito kami lumaki ng mga kapatid ko. Siguro isa sa mga pangarap ko yung magkaroon ng ano, bagong cellphone, yung makabili ako ng sarili kong cellphone. So ang gamit ko ngayon na pambideo ay yung Android phone ni Mama. So nakikiram lang din ako ng cellphone, kaya yun, wala pa ako sariling cellphone. So
So, ang bibit ko ngayong taon, 2024 ay makabili ng bagong cellphone. Galing talaga sa sarili ko na ako yung nagpakahirap na makamit yung cellphone na pabili ko. At siguro nagpa-plan ako para makabili ng ganun. Mag-iipon ako, and then, ayun, gusto kong cellphone na mabili ay iPhone XR or iPhone 11 kasi maganda yung quality niya. Magagamit ko siya sa pag-vlog. So, ngayon, yun, tulad ngayon, so kung mapapansin nyo, hindi pa rin ganun kaganda yung quality ng pagbibideo ko. So, ayan, so nagpa-plano ako na makapag-ipon para makabili ng bagong iPhone XR or iPhone 11. Kaya naman, abangan nyo yung maganda nating challenge sa sarili ko. So, i-challenge ko yung sarili ko para makamit yung iPhone XR or iPhone 11. Yun. Abangan nyo yun. I-challenge ko yung sarili ko. At dito pala sa may sa amin ay meron din dito mga bunga ng ano. Ang tawag namin ay singkong. Kasi nga, yun yung nakasanayan namin. Simula bata pala ako, yun ang tawag ng mga magulang ko dito sa prutas na to. So, ayan yung mga puno ng singkong. Yan. Yan yung puno ng singkong. Mapapansin ninyo, ang tataas at ang lalaki na. Kasi nga, matagal na yan. Hindi pa ako pinapanganak. Andiyan na yan eh. Yan na yung ano namin. Kinakain dito. Nung bata pa ako, yan ang kinakain ko noon. So ayan, aakitin ko yung singkong at ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong singkong. So ito na yung singkong na kinuha ko. So ito yung sinasabi ko sa inyo na prutas. Na simula bata pa lang ako. Ayun, ito na yung nakasanayan ko nakainin dito sa lugar namin. Ayan siya, pero hindi pa siya ganun ka hinog. Bali, ito yung hilaw na singkong. And then, ayan, pero malapit na silang makarating sa pagiging hubal at hanggang sa maging hinog na sila. At bukod nga pala sa singkong ay meron din ditong puno ng kalamansi or yung inaasim natin sa mga niluluto natin. Lalo na kapag mayroong preto, yun, ginagawa din natin siya sa usawan. So, meron din ditong puno ng kalamansi. Ayan. At ayun nga din, ano, meron pa ditong isa pang puno ng kalamansi. Ayan. So, yung kalamansi na yun, napaka-memorable niyan sa akin. Kasi kapag gipit na gipit ako, and then marami siyang bunga. Umaani ako dyan ng sa mga halagang 200 pesos kasi pinapang-allowance ko din siya sa school. And then, ayun, hanggang sa, ayun. Pero ngayon, wala pa siyang bunga. Halos lahat ng kalamansi dito sa parte dito ay wala pang bunga kasi nga hindi pa ngayon season ng kalamansi. Kaya naman, ayun, sinasabi ko lang sa inyo yung nangyari sa akin ng mga gipit ako, mga oras na gipit ako. And then ayan, napaka-memorable ng mga tanim dito kasi napapakinabangan namin siya. And napapakinabangan ko din siya. Hindi lang kaming lahat, kundi yung iba pa naming kapitbahay dito. So nangihingi sila dyan ng kalamansi. And then minsan hindi pa nga nagpapaalam kaya yun, nakakaano lang din yun na hindi nagpapaalam, diba? So, ito nakaka-insulto lang yun na hindi sila nagpapaalam. Tapos, ganyan, makakuha na lang silang basang dyan. So, ayan, ang ganda dito sa lugar namin kasi simula bata pa lang ako. Pero nung bata pa lang ako, wala pa. Itong mga lugar, itong lugar dito sa amin, hindi lang ito ganito kasukal, hindi lang ito ganito. Kadaming puno dito sa lugar namin. Bali, yung mga singkong na sinasabi ko sa inyo, hindi lang yan ang singkong na nakatanim dito dati. Bali, ang singkong na yan ay marami yan. At least 20 pieces ng puno ay andyan. Nakatubo yan dyan dati. Yung mga singkong na yan dyan na nakatanim. Pero ngayon, kaunti na lang sila. Kasi nga, ayun, na yun, na tegi na, matay na. Dahil na rin sa katandaan ng mga singkong na mga prutas yan na nakatanim. Then ayan, napaka-memorable do. Kung iisipin ko lang yung lahat ng mga nangyari sa lugar na to, napaka-memorable. Parang, kumbaga, nakakaiyak siya pag ano, ganun. So, yun. So, nakakaano naman. So, kung sabihin ko sa inyo, parang ang clinging ko na rin. So, ayan ano. So, andito na tayo ngayon sa may bahay. Sa paglalakad ko, nakarating na tayo dito sa may bahay. And then, yan yung bahay namin. So, kung gusto nyo ng house tour, comment kayo dyan kung gusto nyo ng house tour. And then, i-house tour ko kayo dyan sa bahay namin. Ayan. So, andito na nga tayo ngayon sa may puno ng mangga. So, yung mangga na ito ay nakahiga na siya gawa ng nakaraang bagyo. Ay, ayun,
hindi niya kinaya yung bagyo, kaya naman bumagsak siya pa ganyan. So siguro kulang sa sustansya yung puno niya, kaya hindi naman bumubunga. So sa totoo lang, dapat yung mangga na ganyan, di ba, bumubunga yan. Pero sa ano kasi ngayon, hindi siya bumubunga. So ayun, so hindi man natin magagawa ng paraan. So ayun, pabayaan na lang natin siya na nabubuhay siya dyan. So ngayon naman, ikikwento ko sa inyo yung napakasaya kong memory nung kabataan ko pa, at least sa mga, sa tingin ko nung mga grade 4 or grade 5 ako noon. So napakaganda ng memory ko, kasi nga gumawa kami ng baybahay na napakalaki dito sa lugar na ito. Ayan, dyan sa lugar na yan mismo. So yan, dito kami gumawa ng baybahay na napakaganda. And then, yun, na-appreciate ko yung nagawa namin ng baybahay, kasi nga, ang laki. So meron akong picture nyun. So, at isa pa nga sa mga nakakatakot dito sa lugar namin, ayan, yung puno na yun na malaki. Kasi nga, dati, ang akala ko, yan yung sinasabi at tinatawag na puno ng balite. Pero hindi pala yun. Iba pala yung puno ng balite. Pero dyan sa puno na yan, napaka nakakatakot yan ng mga kwento dyan ng mga matatanda. Kasi nga, meron daw dyan kapre na nakatira. Kaya yun, nakakatakot dyan. So, nakakatakot dyan. So, hindi tayo dyan pwede mag, ano. Kasi baka magalawan din tayo dyan ng mga maligno. Eh, mahirap na. Siguro kung naka-iPhone ako, napakaganda nung pinapakita ko sa inyo. Yung memories na ginagawa ko, napakaganda siguro. Kasi pag naka-iPhone, napakaganda nung quality ng iPhone. Kaya yun, mag-iipon talaga ako para dyan sa iPhone na yan. So yun na nga po, ano, dito ko na po tinatapos ang video na ito. At salamat po sa lahat ng mga nakapanood dito ang video na ito. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan. I-like mo na rin itong video na ito. And share mo na rin sa mga gusto ninyo may sharean. So yun, salamat po sa lahat ng manonood. And then subscribe. Huwag nyo kakalimutan po na mag-subscribe, dahil 4 na subscriber na po tayo. Napakasaya ko kasi meron na sa ating nakakapanood na 18 viewers and 4 subscribers. Kaya naman napakasarap isipin na, ayun, nag-grow na yung channel natin kahit na 4 subscribers pa lang siya. Kaya naman salamat sa inyo, subscribe mo na yan para ikaw na yung panglimang subscriber ko. Salamat sa lahat, at yun, kita-kits tayo sa susunod pa natin na video. Salamat, peace out.